Magandang araw mga ka-learning, mga ka-AZNT. May urgent po tayo para update lang po tayong lahat. Okay? Ang ating AZNT ay last price na ang 0.007. Okay, kanina sa ating video ay meron tayong tungkol doon sa AZNT to TRX swapping. Okay, at TRX to AZNT. Okay. Ang price po natin same lang sa Tron Wallet at sa Dex Trade at sa mga iba pang platform ay nasa 0.007. Okay? So ibig sabihin, ang ayon sa ating mga nakalap, ang ating price po either sa Tron Wallet o sa Dex Trade ay ito na po yung last price, 0.007. Okay, ibig sabihin, kailangan na po ninyong bumili at mag-ipon ng AZNT. Ang 24 hours volume po natin sa trading is 135,000. Ibig sabihin, pag kinonvert mo to sa peso, nasa almost 7 million peso ang trading volume within 24 hours. Okay, same din doon sa Tron Scan. Kapag ni-click natin itong sa go to trade, papasok tayo muli sa SunSwap. Okay? Ang volume po natin ay magkapareho lang po naman. Magkapareho lang po naman. Okay? Nasa 102,000. Okay? Dito sa SunSwap trading volume or total liquidity. Okay? Nasa 5 million po ito kapag kinompute po natin. Okay? Pero dito sa Dex Trade ay maraming nagte-trade. So ito yung ating trading volume within 24 hours. Big sabihin, marami na pong bumili. Yung mga leaders po natin maaaring nagdagdag na rin po siguro at yung mga bagong members at holders po natin. Makikita po natin dito sa Tron Scan yung mga confirmed transaction na mga nag-buy. Okay, ayan po, yung 90, tapos may mga 4,000, may mga 20,000, 12,000. So, yan po yung mga yon na mga transaction history na pwede nating makita. Kasi alam naman natin, ang Tron Scan, ang blockchain na ginagamit ng AZNT na mga hawak po natin. Kaya anytime, pwede kayong mag-buy, pwede kayong mag-sell. At isa po, isa pang update din, dito sa Dex Trade ay mababa pala ang gas fee parang Binance. Okay, parang Binance. Kaya po ang pag-trade kung sakaling magbabay po kayo, gamitin niyo po ang Dex Trade. Magawa lang po ng account tapos magpa-verify. So far yung first verification sa Dex Trade po ay yung email address tapos submit na lang din po kayo ng inyong mga documents katulad po dito sa akin. Netry ko kanina lang din. Yan po. So yung name tsaka yung address po ninyo, i-view nyo po yan, i-click nyo po yan pareho. Tapos yung mga documents nyo, ito po yun, mag-i-start po kayo sa magpasa. Tapos antay po tayo ng verification. Nakalagay po dito, the average time to complete your request is 1 hour but processing may take longer up to 24 hours. Ibig sabihin po, nagpa-verify ako dito sa Dex Trade para makapag excuse mo, para makapag-trade po tayo ng mas maganda. Okay? So, antay ako ng KYC ko or know your customer or know your client. So, nagpa-verify ako niyan para at least makapag-trade po tayo ng maganda-ganda at itatry din po natin. Okay? So, yun po mga ka-learning. Maraming salamat. Good luck sa ating lahat. Good luck kay Chairman palagi at sa mga generals dyan, sa mga uplines, sa lahat ng mga holders na nandito ngayon at merong hawak tayo ng AZNT. So, ipa-wide natin or ipa-grow natin yung ating AZNT kasi maraming bagay na
darating na mas maganda para sa ating lahat dito sa ating AZNT. Okay? So, yun po mga ka-learning, mga ka-AZNT. Bye po tayo ngayon at mag-swap from USDT or from TRX to AZNT or using DEX trade sa Bitcoin po yata nakakabili. I-try po natin ha. Punta tayo spot trading. Excuse me. Then, pagpunta natin ng spot trading. Wait lang po ha. Okay. Back na lang natin. Type natin yung AZNT. Okay. So, AZNT, i-click po natin. Pag-click natin yan, wait lang po natin. Then, dito sa parting ilalim, meron po ditong buy tsaka sell. Okay. Ibig sabihin po, dapat meron tayong pondo na USDT. Ang pagkakaalam ko, ang gas fee nito from other platform, halimbawa from Binance, magta-transfer ka sa DEX trade, may gas fee na $1. Okay, tapos kapag nandito na po sa inyong USDT din, kasi from USDT Binance to USDT DEX trade, mag-a-appear po yan dito, tapos pwede na po kayong mag-swap or mag-buy. Okay, pili lang po kayo dyan. So, yan po siya. Halimbawa po, ang ating USDT ay 100. Okay? So, sa $100 or 100 USDT, ang mapupunta po sa inyo ay 13,783 USDT. Okay, paano kung maliitan lang naman? $10 lang ang pera ko. So, kapag magta-transfer po kayo from other platform, halimbawa lang din po uli, Binance. O sa Gate.io, may charge po lagi yung $1. Okay? Kaya dapat $11 o may pasobra kahit mga $12 ang inyong USDT. Para pag-transfer dito, either sobra ng konti sa $10 para mas maganda. Tapos iswap na po sa AZNT from USDT. Okay? Paano naman yung mga malakihan? Okay? Halimbawa, $1,000. Okay, so $1,000, makakakuha po kayo ng 137,000. Okay, tapos pwede nyo pong i-click to, i-buy, tapos mapupunta na po yan dito sa inyong AZNT na naka-hold or naka-stock. Okay, so yun po para sa mga bago. Okay, so tuloy-tuloy lang po, go lang po at maghahanap pa tayo ng maraming update. Again, good luck po sa ating lahat. Good luck kay Chairman, maraming salamat. At kay Chairwoman, sa mga generals dyan, sa mga vice, sa mga spokesperson, sa mga leaders ng AZNT. So maraming salamat po at good luck po palagi sa ating lahat. Naway maging successful ang mga susunod na araw at linggo. Again po, ang ating price para sa mga new holders at sa mga members natin na gustong magdagdag. So, ang price po natin ay nasa 0.00725. So, yan po ay hindi na bababa. Hanggang dyan na lang po yan sa 0.007. So, aantayin na lang po natin yan, tumaas ang presyo. Yung mga gustong mag-sell, nasa sa inyo po yan, basta po so far sa ngayon, ang suggestion ko po ay huwag nyo pong isell yung inyong AZNT. Okay? Yung mga nakabili nung mga nakakaraan na 0.009 tapos nag-sell off, okay lang. Andun na po yun eh. Pero sa mga bibili sa ngayon, kasi mababa po yung price, so i-hold lang po natin. Either maliitan o malakihan ang hawak nating AZNT, hold lang po natin. Para at least hawak natin yung ating AZNT at huwag tayong mag-sell ng mag-sell, kasi pag biglayang tumaas, kawawa kayo, mabibili nyo po yung AZNT sa mas mataas. Anytime, any day, pwedeng umangat ang ating AZNT.
So nag-aabang lang ng tamang oras. At the same time din po, alam ni Chairman ang sistema. Okay, dahil siya ang piloto ng eroplano, so alam niya yung pag-take off at pag-landing ng eroplano. Okay, siya ang piloto. At yung mga kasamahan dyan sa eroplano, yung mga stewardess at yung mga assistant pilot, okay, yan yung mga kasama niya sa leadership sa AZNT, sa company. Okay, kaya trust lang tayo sa pagsakay sa eroplano. Okay, naka-take off na tayo at magiging maganda yung travel natin habang nandito tayo sa ating ere. Then pag landing natin, so antay natin at magiging maganda yung lahat ng mga sitwasyon at yung pag-go up ng ating AZNT. Okay, so yung po mga ka-learning, mga ka-AZNT, more power po sa ating lahat at success po para sa year 2020. At abang po tayo at always good luck. Okay, so thank you po at maraming salamat. Additional lang po, ang gas fee po ng trading sa DEX trade ay mababa lang, katulad lang din po siya ng Binance. From USDT papuntang AZNT, so mababa lang po ang charge o yung gas fee. Okay, yung pong binabanggit ko kanina ay yung $1 na gas fee ay yung pong galing sa ibang platform. Kung maglalagay po kayo ng fund sa inyong DEX trade USDT, ay yun po yung may charge na $1 from other platform. Halimbawa po, from Binance to DEX trade. So, yun po siya. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you.